Genesis 15, 1 and 2. Ito po ang sabi ng Genesis 15, verses 1 and 2. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield, and your reward shall be very great. But Abram said, O Lord God, what will you give me, for I continue childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Ngayon pong hapon, ay ating pag-uusapan patuloy ang Panginoong Jesus at ang ating pag-uusapan ni Jesus, the exceeding great reward. Okay, the exceeding great reward. So bago po tayo mag-aral, ay tayo muna po yung manalangin ng kaunti. Tayo po yung mag-pray. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng buhay, lakas. Samahan niyo kami, Holy Spirit, sa pag-aaral po ngayon pong oras na ito na yung salita. Gabay niyo kami at tulungan at turuan, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan at hinihiling namin lahat ng ito sa iyo sa anak po ng Panginoon Jesus. Amen. So muli po isang magandang hapon sa ating pong lahat. At ang ating nga pong pag-uusapan ngayon pong hapon ito ay Jesus, the exceeding great reward. Okay? Nakakatuwa po yung makatanggap ng reward. Tama po ba? Maging sa atin, na miski tayo malaki na, tayo natutuwa pa rin na tayo nakakatanggap ng reward nung tayo mga bata, tayo po ay tuwa dyan. At miski tayo malaki na ngayon, tayo ay tuwa pa rin sa reward. At pero alam niyo po, ang pinakamagandang reward sa buhay ay ang Panginoong Jesucristo. At ating aaralin po yun sa buhay po ni Abraham. So ang sabi po ni Abraham, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield, and your reward shall be very great. Ang context po nito, sa chapter 14 ay may tinulungan si Abraham na grupo ng mga hari, the king of Sodom. Okay? Ito'y bago po ginunaw ang Sodom at Gomorrah. So ang king of Sodom ay tinulungan ni Abraham, sabi ng verse 17 ng chapter 14, para atin pong maunawaan ito. Sa 14:17, after his return from the defeat of the of Chidolaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of the king. Okay? So ang kwento po dito, itong si Abram ay tumulong sa king of Sodom dati. At siya ay nanalo. Sila ay nanalo sa isa pong digmaan. At si Abram ay nagbigay ng 10% kay Melchizedek sa high priest dito. Pero pagdating po doon sa verse 21, chapter 14. And the king of Sodom said to Abram, give me the persons, but take the goods for yourself. Sabi ni but Abram said to the king of Sodom, I have lifted my hand to the Lord, God Most High, possessor of heaven and earth, that I would not take a thread or a sandal strap or anything that is yours, lest you should say I have made Abram rich. Sabi ni ng Sodom, ng hari ng Sodom kay Abraham, bibigyan kita nitong mga kayamanan, sabi ni Abraham, kahit sinulid o hibla na sinulid ay ayoko. Ni yung strap ng sandalias, hindi ako tatanggap dahil baka sabihin mo na kaya ako yumaman ay dahil mo, hari ng Sodoma. Kaya sabi rin I will take nothing but what the young men have eaten and the share of the men who went with me. So sabi niya, ang kukunin ko lang yung para sa akin mga bataan pero hindi para sa akin. Okay. So, nung hindi kanya sinabi, okay? Nung hindi niya ito tinanggap, okay? Maganda naman yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Tingnan niyo po ito. Sabi rito sa verse 15. After these things, 15:1, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, I am your shield and your reward. Kasi hindi niya tinanggap yung reward ng Sodom at Gomorrah, ng Sodom king, rather. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, don't worry, Abram,
I am your shield and your exceeding great reward. Ako ang iyong kalasag at ang iyong dakilang reward. Okay? Ano pa sa Tagalog yung reward? O yung pinaka pabuya. So sabi naman, ako ang iyong pabuya. So ating silipin po, ano ba itong, hindi lang po great reward eh. Ang ginamit yung exceeding great. So hindi simpleng reward ang natanggap ni Abraham, kundi sabi exceeding great reward. Una, ating basahin po yung verses 1 to 6 ng chapter 15. Asay po rito, di sabi nga ng Diyos, I am your shield and your reward shall be very great. But Abraham said, O Lord, what will you give me? For I continue to be childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus. Ang sabi po ni Abraham, Panginoon, eh hanggang ngayon, kasi sa chapter 12, pinangakoan na po si Abraham. Chapter 15, wala pa rin po siyang anak. Kaya sabi niya, Panginoon, ako'y hanggang ngayon ay wala pang anak. Okay? Sabi ni Abraham, Behold, you have given me no offspring, and a member of my household will be my heir. Ano sabi ng Panginoon? This man, yung si Eliezer, shall not be your heir. Your very own son shall be your heir. And he brought him outside and said, Look toward heaven and number the stars. If you're able to number them. Then he said to them, So shall your offspring be. And he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. So, una, na exceeding great reward ni Abraham, una po ay, yung verses 1 to 6, ang issue rito, Abraham concern sa 1 to 6 is, siya ay still childless. Okay? Siya ay childless. Wala po siyang anak. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, tingnan mo ika ang mga bituin sa langit. Pag nabilang mo, ganyan kadami ang magiging binhi mo. Number one po, at alam natin sa kwento, nagkaroon niya po ng anak si Abraham at si Sarah, at ang pinangalan po nila ay si Isaac. Okay? Si Isaac. Pero more than that, so nung sila po yung nabigyan ng son, okay, dumating po yung time na si Sarah ay nagbuntis. Okay? Genesis chapter 21, And the Lord visited Sarah as he said, and the Lord did to Sarah as he promised. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God has spoken to him. Okay, so pinangalanan ang bata na si Isaac. So tingnan po, ano yung great reward ni Abraham? Okay, from a son, okay, mula sa anak, to son of God. Ano bang hinihiling lang ni Abraham? Anak. Pero hindi alam ni Abraham na yung si Isaac, dun lalabas si Jacob. At mula kay Jacob ang labing dalawang tribo ng Israel. At mula dun ay lalabas ang Messiah, the son of God. Kaya po pag ang Diyos ay nag-reward, ang hinihiling lang ni Abraham ay anak. Pero ang binigay ng Diyos sa kanyang lahi na dadaan ay pati ang anak ng Diyos. Not only a son, but to a son of God. Okay? Bisibig po, kaya exceeding great reward, ang reward na yung son, yung anak. Pero more than that, alam niyo po ba na sa lahi ni Abraham, dumaan ang lahi ng Panginoong Jesus bilang tao. Tingnan po sa aklat po ng Mateo, chapter 1. Nang binanggit po ang genealogy o yung salit-saling lahi, ng ating Panginoong Jesus, sa Genesis 22, nagkaroon na ng anak si Abraham, ang pangalan si Isaac. Pero higit po doon ang ibinigay ng Panginoon, Mateo 1, verse 1 and 17, The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, tingnan po yung take note, the son of Abraham. The son of Abraham. Kaya po, bakit exceeding great reward? Ano bang ginareward ng Diyos kay Abraham? Because of his faith. Hindi lang ibinigay ng Panginoon sa kanya ay isang son, which is Isaac, but the Lord also rewarded him na mula sa lahi niya, sisibol, ang son of God. Okay? Na nagkatawang tao.
Kaya sabi rito, the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Pagdating sa verse 17, so all the generation from Abraham to David, so binanggit po ulit si Abraham doon, so bisibihin, sa kanyang genealogy dumaan ang linya ng Messiah na tagapagligtas. Kaya po, Jesus is the exceeding great reward kasi from son in the flesh na hiling ni Abraham, dun din pala lumabas ang son of God, which is the Lord Jesus Christ. Romans chapter 9 verse 5. Romans chapter 9 verse 5. Asay po rito. To them belong the patriarchs. Ano ba yung patriarchs? Sa kanila ang mga magulang. Yung mga magulang dyan ay patriarchs. Sa kanila, sa lahi ng Israel galing si Abraham, si Isaac, at saka po si Jacob. Sa lahi po ni Abraham. Sabi, from them belong the patriarchs sa Israel, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. So, ang ating makikita po dito, bakit exceeding great reward? Sabi ng Diyos kay Abraham, okay lang yan, hindi mo tinanggap yung bigay ni King of Sodom because I am your shield and exceeding great reward. Bakit great reward? Ang hiniling lang ni Abraham ay anak. Ang ibinigay ng Diyos ay exceeding great reward. Bakit? Mula pala sa linya niya, dumating ang tagapagligtas na yung Diyos na nagkatawang tao. Kasi sabi ng talata, according to the flesh, Christ, who is God over all? Who is God over all? Kaya po isang karangalan po yan na sa linya niya. It's a very exceeding great reward na sa kanyang lineage dumaan ang Son of God. Okay? So, kaya po, exceeding great reward not only a son, but Son of God ay sa kanya din dumaan. Okay? So, sana po inyo pong nasusundan. So, yun po yan. Kaya exceeding great reward from a son na kanya because he is childless, binigyan siya ng Diyos at not only that, binigyan din siya ng blessing na sa kanyang linya dumaan ang tagapagligtas. Number Hebreo 11:12. Ito po ang sabi ng Bible sa Hebreo 11 verse 12. Therefore, from one man, therefore from one man and him as good as dead, parang patay na din si Abraham po ito, were born descendants as many as the stars of heaven and as many as the innumerable grains of sand by the seashore. So mula sa isang lalaki, dumami ng dumami ang lahi. At mula sa lahi ni Abraham, doon po dumaan ang Panginoon. Kaya that is an exceeding great reward. Okay? Napakalaki, napakadakilang pabuya or reward ang natanggap po ni Abraham. So yun po yung una, from a son to son of God. Okay, balik tayo sa Genesis 15. Genesis chapter 15, ari po yung ating basahin. So una, yung verse 1 hanggang 6, ang tinatalakay ay yung issue niya, bakit daw siya childless? Bakit ako wala pang anak? So the Lord gave him a son, at not only a son, but the son of God ay sa kanyang linya dumaan. Pagdating po sa Genesis 15 verse 7, ang sabi ng Diyos, and he said to him, I am the Lord who brought you out from the land, from the Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. I am the Lord who brought you out from the Ur of Chaldeans to give you this land to possess. But they said, how am I to know that I shall possess it? So number two, ang problema po ni Abraham, sabi ng Diyos,
I am your shield and your exceeding great reward. Unang reward ay yung son. Okay? The son. To becoming the son of God. Number two na reward ng Diyos kay Abraham, which is exceeding great, from a sojourner in the land to the owner of the land. Kung inyo pong maalala, si Abraham ay dating doon. Bakit? Sa Genesis 12, doon siya tinawag from the Ur of the Chaldeans. So mula sa isang lugar na napakayaman, parang malay New York, mayamang lugar, sa ng time na yon, tinawag siya po ng Diyos mula doon at pinaglakbay sa isang lugar na hindi pa niya alam. Pero ito yung pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, I am the Lord who brought you out from the Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. Exceeding great reward for Abraham, not only from a son, merong binigay ang Diyos na son sa kanya, to a son of God. Number two, from a sojourner in the land to become the owner of the land. Si Abraham po dati ay manlalakbay lang. Naghahanap siya ng matitigilan. Pero dito sa kwentong ito, sabi ng Panginoon, I am the Lord who brought you out from the land of Ur to give you this land to possess. Okay? To give you this land to possess. So ating makikita po dito na si Abraham ay maglalakbay dati. Nagkaroon po siya ng lupa at yung buong Israel po yan ngayon, yung Israel today. Napapasa na po yan sa kanila. Binigay po ng Diyos. But not only that, meron siyang land beyond the grave. Meron siyang tahanan, meron siyang lote higit sa mundong ito. Okay? At yan po ay sa piling ng Diyos. Sa inyo po sa Hebreo 11. Hebreo chapter 11, verses 8 to 10. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out of the place. By faith, umalis siya sa Ur that he was to receive an inheritance. Meron kang matatanggap na inheritance hindi po nakikita. And he went out not knowing where he was going. Hindi alam ni Abraham ang kanyang pupuntahan dati. And he went out not knowing wherever he was going. Verse 9. By faith, he went to live in the land of promise as a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. Verse 10. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. So, ano po ito? So, ang exceeding great reward ni Abraham, mula nung ang reward ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng land. Lote. O kaya ay baluarte sa isang lugar na siya po'y dayo. At hindi lang maliit na porsyento, napakalaki ng lupang ibinigay ng Panginoon kay Abraham. Pero hindi doon nagwakas ang exceeding great reward ng Panginoon. Dahil si Abraham ay mananampalataya, ang kanyang reward, sabi ng Hebreo yung ating binasa kanina, ay verse 8. Okay? By faith, he went to live in the land of promise as in foreign land, living in tents. At sa Luke po na ating nabasa din dati, yung sa rich man and Lazarus, si Abraham ay wala na sa land lang na ito. Okay? Kundi si Abraham ay binigyan ng Diyos ng lupa sa lupang pangakong tinatawag, the land of promise. Wala po sa Mindanao yan. Yan po yung nasa sa Israel. Yan ang Israel. At not only that, from sojourner in the land to the owner of the land. Ito po yung pagre-reward ng Panginoon. Okay? Nirewardan siya ng Panginoon dahil tinanggihan niya yung alok ng Sodom at Gomorrah na hari, nung Sodom rather. At nung ito'y kanyang tinanggihan, sabi niya, I will give you. I will bless you greatly. Pagpapalain kita ng mas madami dyan, Abraham. Kaya po sabi niya, from a son to son of God, from a sojourner or manlalakbay, pilgrims, to the owner of the land. Sabi ng verse 10, ng 11 verse 10.
For he was looking forward to the city that has foundation, whose designer and builder is God. Yun ang kanyang talagang tinatarget. Bukod siya sa dating manalakbay, nagkaroon siya ng lupa. Pero yung reward na kanyang tinatanaw, yung inihahandang place ng Panginoon para sa kanyang tunay na mga mananampalataya. Kaya po, si Jesus ang exceeding great reward, kasi not only from for earth, but ang maganda rito, ang kanyang reward ay hanggang sa walang hanggan. Kaya yan po yan na. So number one, from a son to son of God. Number two, from a sojourner in the land or manlalakbay to become the owner of the land. Natindi nga po ng blessing ng Diyos kay Abraham. Siya ay dating sa Israel, sa lugar na yon, pero sa kanya po yun ibinigay ng Panginoon. Okay? So, yan po yung number two. Jesus is the exceeding great reward. Ngayon, bakit ito related po kay Jesus Christ? Kasi ang Son of God ay siya na dumaan kay Abraham. Bakit related kay Jesus Christ yung being the owner of the land? Kasi o land of rest na totoo ay sa piling ng Panginoong Jesus. In His presence is the fullness of joy, and in His right hand are pleasures forevermore. Okay? So, yun po yung number two. Number three, and the last. Jesus, the exceeding great reward. Because from a son to son of God, from a sojourner to an owner, number three, from a sacrifice to the Savior. Okay? From sacrifice to the Savior. Sabi ng verses 9 to 10, Genesis. Wait lang po, buffering. Verses 9 and 10. Ito po ang sabi ng Bible. He said to him, bring me a heifer, 3 years old, a female goat, 3 years old, a ram with 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. And he brought them all of this, cut them in half, and laid each half over against the other. But he did not core the birds in half. And when the birds of prey came down to the carcass, Abraham drove them away. So, number three po ay ang exceeding great reward ni Adam, ani Abraham, not only ang Son of God ay sa kanya dumaan, ikalawa yung land from God ay napabigay sa kanya, not only in the land of Israel, but even in the paradise. Nakita siya ng rich man doon na he is in paradise. So, yun yung reward ng Panginoon sa kanya. Because of his faith, meron siyang ganito mga pagpapala. And finally, from a sacrifice to the Savior. Ano pong ibig sabihin po natin dito? Kung nyo maalala, di ipinangako na po na magkakaroon siya ng anak. Genesis 22, nagkaanak na nga po siya. Okay? So, pero nagkaroon ng turning point doon eh. Bakit? Sinabi ng Diyos na, ihandog mo yung iyong anak na yun sa akin. Ihandog mo yung si Abraham, ayang si Isaac na yan sa akin. Pero alam na natin po yung kwento ng akma ng sasaksakin ni Abraham ang kanyang anak. Habang sila naakit sa panig dito ng bundok Moriah, naakit naman sa kabila, panig ng bundok ang tupa. Okay, at nung nahihiga na, eksaktong dalindi ng tupa, at napapulupot pa yung kanyang sungay sa bush, sa mga halaman dun sa burol, and kaya nangyari, siya yung isinabsisut kay Isaac. So, ano pong point natin? Exceeding great reward. Mula sa sacrifice nito ni Abraham, okay, na-relate sa old goat, heifer, turtle dove, and pigeon. So, mula po diyan, sa mga sacrifice na yan, yan po'y nakapicture lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy po nun ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya po sabi ng John 1:29, alam naman po natin ito, sabi ng John 1:29, Behold,
the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Kaya sabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya po mga minamahal, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay yung exceeding great reward. So, inaasahan lang ni Abraham, wow, salamat, may tupa. Okay? Pero higit sa tupa ang ibinigay ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng lahi ni Abraham ang ultimate sacrifice, the Savior Jesus Christ. Okay? Kaya po exceeding great reward. Napakadakila ng natanggap na gantimpala nitong si Abraham sa kanyang pananampalataya sa Diyos at hindi niya pagtanggap sa mga bigay ng kaaway o yung gustong kunin ang papel ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya una po nating makikita, from a son to the Son of God. Okay? Mula sa simpleng Isaac, sa kanya rin pala dumaan ang Mesiya. From a sojourner in the land to the owner of the land. Dating naglalakbay lamang, nagkaroon siya ng permanente ng lugar sa Israel today, at isang araw ay magkikita-kita tayo doon sa land of rest, sa piling ng Panginoon. Huli po, from a sacrifice to the Savior. Okay? So yung pinangako ng Diyos kay Abraham, magkakaroon ka ng anak. Ang hindi alam ni Abraham, mula sa anak niya yun, lalabas ang tagapagligtas. Okay? Lalabas ang tagapagligtas. Kaya po nang sabi ng Philippians 3:14. Philippos chapter 3 verse 14. Ang sabi ni Paul, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So kaya po sa tunay pong mananampalataya, ang ating dapat reward na nanasa ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. He is the Son of God. Siya yung tunay na land owner ng lahat at siya rin yung nagbibigay ng inheritance sa atin. But not only that, siya rin ang tunay na tagapagligtas. Biyaya na yung nabigyan si Abraham ng tupa nung muntik na niya mapatay ang anak, pero ito yung mas dakilang reward. Okay, dakilang biyaya na ang sacrifice ay hindi sasapat, but we have the Savior na nagliligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kaya po si Jesus ay itinag na exceeding great reward. Okay? Siya yung napakadakilang regalo. So una po, kung bakit siya dakila, from son to son of God, from sojourner into the owner of the land. And number three, from a sacrifice to the Savior. Okay, to the Savior. Kaya po ngayon pong hapon pong ito, okay, sa ngayon pong hapon pong ito, nawa ang pinakadakilang kaloob sa ating mga buhay, the exceeding great reward in our life is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Pablo, I press toward the mark. Okay? He pressed toward the mark. Kaya po para makuha ang reward, dapat naglalaro ng ayos sa isang game, naglalaro ng ayos. Ganun din po mga minamahal, if we want to get the exceeding great reward, that reward is none other than the Lord Jesus Christ Himself. So siya ang Son of God, ang Panginoon ng sovereign, owner of everything, and He is the Savior. Ngayon, bakit ito ay exceeding great reward kay Abraham? Kasi po, bakit great reward? Isipin yung itong ipinanak na ito na Mesiya, na tagapagligtas, ay sa linyada niya dumaan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, Abraham, I am your shield and I am your great exceeding reward. Kaya ngayon pong hapon pong ito, sa ating pag-aaral, who is Jesus Christ? Jesus Christ is our exceeding great reward. Wala nang tataas na hangarin or pursue ng buhay, liban na lang po sa ating Panginoong Jesus. Marami tayong hinahabol sa buhay pong ito, marami tayong hinahangad. Pero alam niyo po, yung kung ang Panginoon ay tinulad sa isang reward, dapat talaga tayong mag-press on.
para sabihan ni Pablo, hindi siya inaaring ganap, hindi siya sabing naganap na, kundi ako'y nagtutumulin hanggang maabot ko yung pinapaabot sa akin naman ng Panginoong Jesus. Kaya salamat po sa inyong pakikinig ngayon pong hapon pong ito. Bagaman po sobrang init, napakainit po. Kahit ako'y nasasakol na. So, nawa ay kung paano mainit ang panahon, ganun din umiinit ang ating puso para po sa ating Panginoon. So ngayon pong hapon, muli yung ating pag-aaral, Jesus, the exceeding great reward. So tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na may bahagi ng salita. Purihin ka, Panginoon. At patuloy niyong turuan kami, tulungan na makita po ang exceeding great reward ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hinangad ni Abraham ang isang anak. Hindi lang anak ang napabigay sa kanya. Multitudes. At mula sa lahi niya lumabas ang tagapagligtas. Siya ay walang sariling tirahan dati. Biligyan mo siya ng land, Panginoon. At hindi lang land sa lupa. Sa Luke 16, siya ay nasa sa paradise din. So napakaganda ng iyo pong bigay sa kanya. At higit sa lahat, Lord, hindi mo lang binigyan si Abraham ng tupa na papatayin, kundi binigyan niyo rin kami ng Savior na tagapagligtas sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kuntuhan ng pag-aralan. Salamat po sa iyong kabutihan at pagtatapat. At i-bless niyo po kaming lahat. Sa ngalan po ng Panginoong Jesus, Amen. Muli po isang magandang hapon sa inyong lahat. God bless po.